Ako si Julito Ahaw, nagapuyo sa Barangay Salaysay, District Malilog, Davao City. Magtrabaho mi kuan kanong mulimpisa, anak. Magtanong mi kuan kanong blanghoy, mais, o mga kamuti. Katong nahinunduman na ako, katong mag nakita anak ng kuan agila sa gamay pa ko ako kahinom dumu kuan katong nanay plano na ko katong nakita anak ko ang agila na dito na ako hinom duman yun nga nung bintin o kuan agila. Very special ang Philippine Eagle dahil una ito ay pambansang ibon ng Pilipinas. Ito ay makikita lamang sa Pilipinas. Kung titignan natin ang Philippine Eagle, siya ay isa sa pinakamaganda at pinakaeleganteng ibon sa buong mundo. Unfortunately, nanganganib pa rin ang ating pambansang ibon, critically endangered. Ibig sabihin, kung walang gagawing aksyon ang generation na to, maaaring totally ma-extinct. So, this is Mangayon. Dito siya binaril. Okay? So, dito sa wing na to, the wound here went through and through. Nung dumating siya sa Davao, too much na yung blood loss niya. Like, hinang-hina na talaga siya. So, namatay siya in your arms? Yes. It's not a nice thing to experience at all. Kasi every eagle counts. Every eagle, kahit namatay pa yan, there's a story to be told. Sa pag-aaral na ginawa natin, we estimate na meron tayong 392 pairs of wild Philippine eagles. Ang unang importanteng banta sa buhay ng Philippine Eagle ay ang pagkawala ng kagubatan, no? Pagkaubos ng kagubatan. Ang pangalawa ding banta ay, of course, itong pamamaril, no? Meron pa rin ikangang hunting culture, lalo na sa mga communities natin in the uplands. Pero despite yung threat status ng Philippine Eagles natin, marami na rin mga communities ang tumutulong sa pagprotekta ng mga Philippine Eagles at ancient nesting sites nila. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.